tangkat pasa sa lamata sa buhay ko'y tanging ikaw lamang tumansin at nagbigay ng kulay alam ko sa tahanan ng Diyos. Sabihin mo sa kapatid,
Banana spirito, kami ay
personal na paraan. Dahil intimate, comforting presence of the Lord is here. Worship Him. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang ginigil. Ikaw lang, Panginoon, magmamahal. Sa'yo magpakailanman. Ito aming papuri, ito aming pagsamba.
Just above the whisper, ito po ang ating pangako. Diyos ang aking tinig.
pagsambay, buong lakas ko ibig. Iyong dinggin, O Diyos, ang awit ko, ang awit ng pag-ibig. Itataas, O Diyos, ang aking tinig, ang pagsambay, buong lakas kong ibig. Iyong dinggin, ang awit ko, ang awit na kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kay sarap balik-balikan. As I have said earlier, sometimes people fighting something they don't know.
in Luke chapter 13, while I was listening to the testimony, the Lord impressed upon my heart a story in verse 10. Sabi po, on a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogue. And a woman, verse 11, Luke 13, 11, a woman who was there, who had been crippled by a spirit for 18 years. Napansin ko po yun, sabi po roon, a woman crippled, baluktot, sa Tagalog ay kuba, not just for a year, but for 18 long years. Binigyan ng diin ang salita ng Diyos, by a spirit. I have met so many people, may sakit, umiinom naman ng gamot, nagpapa-check up, pero walang epekto. Sometimes, sabi ko nga, we're fighting something we don't know, spiritual. At sa kanina po, panunood natin, nakita po natin na yung sakit na yun ay sumpa sa kanilang pamilya. So, kay sarap makaranas ng curse to cure. And then, we know the story, and then, here comes Jesus of Nazareth. At sabi po, she was bent over and could not strengthen up at all. Hindi niya kayang tumindig. Baluktot na baluktot po eh. And when Jesus saw her, tinawag siya ni Jesus forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Pansinin po natin, bago po siya tumanggap ng himala, kailangang makalaya muna siya eh. Kung titingnan po natin yung talata sa verse 16, mapapansin po natin yung salitang ganito eh. Babasahin ko po. Ang sabi po ng verse 16, "Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 years," that's it. Bakit siya may sakit? For 18 years, ang sabi ng Panginoong Jesus, siya'y iginapos ni Satanas for 18 years. Ilang tao po ngayon ang sumusubaybay? Ilan ang mga nasa ospital, nasa tahanan nila? You're fighting something you don't know. I pray today the rest of this program that you will experience the healing touch of Jesus. I pray that you will also experience deliverance. In the name of Jesus, I pray na anumang gapos po, tanikala na mayroon. Luluwalhatiin ka.
Ng ating buhay, hindi po tayo mauubusan ng dahilan. Can we just sing that one more time? Kadakilaan niya'y tapat, ang kabutihan niya'y wagas.